At kakapasok lang timbog si Hontiveros at tambas sa matinding utos, Supreme Court VP Sara Kibuloy, FPRRD. Ayan, ha? So, itong balitang ito, no, itong videong ating mapapanood at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Pinas News Insider at syempre ito ang kanyang lingkod na si BT. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ang reaksyon ng balitang ito. Kinakapos na ako. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President Sara Duterte. Matapang na nagsalita sa publiko matapos idawit sa isyong kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. At sigaw ng mga Duterte supporter. Ang Korte Suprema ang may karapatang humatol at hindi ang Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa amin channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ipahayag ng testigo na si alias Rene sa pagdinig sa Senado na si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may dalang bag na naglalaman di umano ng baril na galing di umano kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang naging testimonya ng testigo na si Rene ay bahagi ng investigasyon ng umano'y sexual na pang-aabuso at pagmamaltrato ng ilan sa kanyang miyembro sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy na pinangungunahan naman ni Senadora Risa Hontiveros ang investigasyon. Kaya Vice President Sara Duterte matapang na humarap sa publiko at nagpakawala ng isang maanghang na salita laban sa mga taong umaakusa sa kanila. Ayon pa sa kanyang Facebook post, pahayag patungkol sa paratang ng isang testigo sa isyong pagkuha ng bag na may lamang mga baril. 20, 2024. Mga kababayan, assalamualaikum. Sa kasaysayan, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng samutsaring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulan dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo, paratang, atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ang aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Shukran. Unquote. Hindi pa matatapos lahat ng mga problema ni VP Sara niyan. Lahat ng mga paratang dyan is hindi pa matatapos hanggat hindi dumarating yung taon ng 2028. Mahaba pa yan. Gagawin nila lahat para mapigilan si VP Sara sa pagtakbo. Gagawin nila lahat para ang mga tao ay hindi na maniwala kay VP Sara. 2024 ngayon, 2025, 2026, 2027, 2028. Talagang yan ang tututukan nila. Hindi nila titigilan yan. Iniwala nga ang Vice President Sara Duterte na ang lahat ng mga binabatong issue at pag-atake sa kanya ay dahil sa malaking balaki dito sa sino mang nagdanais na maging Pangulo ng Bansa. At nangako si Vice President Sara Duterte na magpapatuloy sa pagtratrabaho bilang Vice Presidente at tututukan at uunahin ang mga problema ng bansa sa halip na ang isyong binabato laban sa kanya. At dahil nga dito, marami ang nagsasabi, lalong-lalo na mga Duterte supporters na kung may matibay na ebidensya at testigo ang Senado, dapat sa korte na lamang nila ihain ang kaso at hindi sa Senado hindi sa para Senado. Mapabilis ang investigasyon at paghatol sa di umano'y mga pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Oo, kung talagang may kaso si Pastor Kibuloy, dapat sa husgado yan pagtalunan, hindi sa Senado. Dahil maraming dapat pag-usapan si Senado. Maraming problema ang bansa natin na dapat pag-usapan dyan. Hindi lang yung kaso ni Kibuloy ang dapat pag-abalahan dyan.
ay mapatunayan at pagtatanong tuloy ng marami sa kanila. Bakit tila ginawang sirkus ito at public hearing sa Senado? Hindi naman ito national public issue na tila para sa ilan nating mga kababayan. Nawa na lang di umano ni Senator Risa Hontiveros para pag-usapan siya ng marami nating kababayan sa buong mundo. Mantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating pag-usapan. Talagang pag-uusapan siya ngayon niya. Kaya pag habang ginagawa niya yan, lalong ang mga tao ngayon is naiinis na sa kanya. Lalo pa naman pag marami naiinis sa'yo, nako, delikado ka na rin. Ibig sabihin ng delikado, pag tumakbo sa susunod na eleksyon, magiging kapalaran mo yung kapalaran ng mga kasama mo. Magpapahinga ka na lang sa bahay. Kababayan, lalong-lalo na ang mga Duterte supporters ang umalma at hindi mapigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang korte lang naman ang may karapatang humatol ng nasasakdal at hindi ang Senado. Anong silbi ng korte kung wala itong function, lalo na sa mga taong kilala sa lipunan? Ang Korte Suprema dapat ang magsalita kung anong hatol kay pastor dahil sila ang may karapatang maghatol. Sa lahat at naman po kasi ng VP ng Pilipinas, kayo lang po ang napakalakas, VP Inday Sara Duterte. Asahan nyo na po ang mga black propaganda kasi ikaw lang naman ang maganda. Hashtag mabuhay VP Inday. Tama VP Sara. Kala ko nga si Pastor Kibuloy ang gusto nilang mawala sa sirkulasyon ng mga taong may impluensya. Hindi pala, ginagamit lang nila. Pero ikaw at PRRD ang main target ng investigasyon para sirain at kamuhian ng mga tao. Duterte pa rin kami ang babangga giba. Alam naman natin na ang Korte Suprema ay may eksklusibong kapangyarihan na magpahayag ng mga alituntunin tungkol sa proteksyon at papatupad ng mga karapatan sa konstitusyon, pagsusumamo, pagsasanay at pamamaraan sa lahat ng hukuman at ang pagtanggap ng batas at legal na tulong sa mga mahihirap ay ang Korte Suprema at hindi ang Senado. Uncle. Grabe talaga mga lords, no? Kasi biruin nyo, di ba, ang House, diba ang House of Representatives, pinag-iinita nila si Kibuloy. Pagdating naman sa Senate, si Kibuloy ulit. So parang doon na sila busy, no? Pansin nyo mga lords, talagang yung dalawang institusyon na yun, gustong i-crash down, diba, si Kibuloy. Wala, papaisip ka na lang, bakit ba yung issue ba about kay Kibuloy? Ano ba yan? National interest ba yan? Diba? Kumbaga, ano bang epekto niyan sa amin? No? Baka hindi naman kami namumblema kay Kibuloy. Diba? Para hindi naman kami... Saka yung mga kaso ni Kibuloy, problema niya na yun. Hindi na problema ng bansa natin yun. Yung mga kaso pa ni Kibuloy, krisis ba sa bansa yan? Nakaka-apekto ba sa mga tao yan? Diba? Maraming pwedeng pag-usapan. Ang daming Pilipinong nahihirapan ngayon. Ulitin ko, bakit hindi nyo pag-usapan yung pagmahal ng mga bigas? Ang gawin nyo, yung gawin nyong mura. Diba? Pagplanuhan nyo kung paano magiging mura yung bigas. Aba, napakamahal na. Oh, tapos puro pa rin kayo Kibuloy. Dati Duterte, ngayon Kibuloy, Kibuloy, Duterte. Paulit-ulit na lang eh. Oh, baka hanggang 2028 na, puro ganun na lang pinag-uusapan niya. Tado. Hindi siya general problem ng bansa na kailangan exertan talaga ng grabing effort. Diba kasi, oh for example, okay, may inabuso. May dapat na ahensya na lalapitan dyan. Kung may inabuso talaga si Kibuloy, diba? Wala, mga harassment, mga... Karapat diba? Dapat na agency at doon kayo mag-report. May pagmolestya. May pag... Magulat ka na lang, pa-ICC na yan. Abuso? Okay! May ebidensya kayo? Diba? I-ano nyo? No? I-ano nyo sa kataas-taasang hukom, diba? Oo, tama. Hindi yung umiikot na lang, no, ang buhay nyo kay Kibuloy. Ano ba talaga si Kibuloy? Para, diba? Para pinapakita naman kasi nila dito na napakalakas si Kibuloy. O, diba? At hindi lang yan, nabubuo sa isip ko na meron silang hinuhukay dyan. Anong ibig sabihin kong hinuhukay? Kapag dinidiin nila ng dinidiin si Kibuloy, kung ano-ano ang ipinapataw nila kay Kibuloy, huhukayin nila yan hanggang sa mahukay nila yung mga Duterte dyan. Yun ang puntos doon.
Oh, kasi nga naman yung kay Kibuloy, hindi naman para pagtalunan niya sa Senado, hindi para imbestigan doon yan. Hindi para imbestigan sa Kongreso yan. Meron silang malalim na hinuhukay dyan. Hindi naman lahat ng senador is nakikialam dyan sa kaso ni Kibuloy. Walang pakialam yung iba senador dyan. Tanging si Honti lang talaga. Siya lang naman ang ungkat ng ungkat sa ganyang usapin. Diba? Ngayon sa Congress, alam mo na yon. Talagang maraming bad trip sa mga Duterte doon. Kaya talaga huhukayin nila yan. Pero sa Senado, hindi naman lahat ng senador. Pero hindi yan ang dapat sinusulong mo, Madam Honti. Diba? Kung gusto mong makatulong sa Pilipino, bakit hindi nyo pag-usapan ang problema sa Pilipinas? Yun yun. Kaya ayaw kong pagsalitain masyado ni Madam Amy. Kasi sa totoo lang, ilang peraso lang naman ang nagre-reklamo kay Kibuloy. Oh. Hindi natin alam, baka binayaran nyo pa yan. Diba? Kasi kung talagang totoo yung mga accusations nyo, magsisilabasa na dapat, madami na dapat yung magsisilabasan eh. Pwede na lang, kung yung witness nyo, ay binayaran nyo. Kasi grabe, sobrang grabe talaga, no? Yung mga priorities ng mga politiko natin ngayon, di ba? Nagsitaas na lahat ng mga bilihin, di ba? Di na pinansin eh. Ang mga kababayan natin ay nahihirapan na dahil sa mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Pero eto sila, focus sila kay Kibuloy. Ang dami-daming issue sa Pilipinas, ang dami-daming problema sa bansa natin na kailangan pagtuunan ng pansin. Uh-huh. Bakit gigil na gigil kayo kay Kibuloy? Ilet nyo ang Korte Suprema na mag-handle, di ba, sa ganyan? Kaya tuloy si Kibuloy sumisigaw na eh. Aklas na. Baka mamaya dumating si Aklas yun nasa flip top. No? Tama na, Risa Ontiveros, sa pagdadrama mo dyan. Alam naman namin bakit mo yan ginagawa eh. Ayan. Naghahalungkat ka. Ayun, yung sinasabi ko, mga tunay. Sinisisid mo talaga. Oo, sinasabi diba? Natin yan. At gumagawa ka talaga ng paraan para makonek sa Duterte. Ayun. Makonek sa mga Duterte. Ay, nako. Oh, pareho kami nang iniisip ni Mr. El Toker. Talagang hinuhukayan ng mga taong galit sa mga Duterte. Hindi nila titigilan si Kibuloy hanggat hindi nila nakukonekta ang mga Duterte dyan. Marami pang isasampang kaso kay Kibuloy yan. Marami pa silang kukuning testigo na nagbabasa ng diary. Diba? Kayo na lang humusga mga alas. Ako, sa totoo lang. Lalo na, makikita mo yung mga kongresista, di ba? Nagpapapresscon pa sila, parang anong nangyayari ngayon? Ano nang nangyayari sa bansa natin, no? Talk show? Nagiging talk show na! Nagiging showbiz na! Oh my God! Uy, at tumagin natin yung mga kababayan natin, di ba? Yung mga walang trabaho. Tama! Di ba? Yung mga kapos ang kinikita. Tama! Isipin natin sila! No, gumawa na lang kayo ng mga batas. Yes. Na makakapagbigay benepisyo sa mga buhay ng mga Pilipino. Huwag yung puro kibuloy. Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre, nato ngayon natin ang video ngayon na si Mr. Real Talker. O, pareho kami na inisip, no? Talagang hinuhukay nila. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.